Yun, magandang araw po sa inyo lahat. So, welcome again to my channel, mga idol. So, ayan, medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog. So, gagawin natin ngayon yung tuning, hindi lang procedure. Meron ako ditong motor na itotono na naka-speech bike super ECU. Ayan, kung makikita nyo, nakalagay na ngayon yung kanyang power commander. Nilagay ko na yung power commander niya sa handle. Nakakabit na rin sa kanya yung pitch bike ECU and currently naka-tap ngayon yung aking tuning cable. So ayan. Ayun mga kaibigan, bigyan ko kayo ng konting idea. Si pitch bike ECU, super ECU is kapag binili nyo, meron na siya kasamang cable, kasamang installer at kasamang power commander. So basically, kompleto na siya. So gagamitin nyo na lang siya, isasalpak nyo at patatakbuhin nyo. Ngayon, nag-install tayo ano? Itong motor na to, kabubuo ko lang nito. Actually, na-testing ko na kasi yung Super Pro sa stock na makina, which is yung, hindi kasi ako naniniwala sa plug and play, pero yung ginawa ko kasi dun sa motor ko is plug and play ko siya sa all stock. O, nangyari, konting up and down la, ayan o, open at close throttle lang, after ko makalibrate, umubura na kaagad siya. Now, ang nangyari dito ngayon sa ating motor na ginawa, meron akong sniper dito, stock head, ported. Ang gamit niya na ECU is pitch bike super ECU. Ang camshaft niya is pitch bike 5.7. Tapos ang bore po nito ay 62mm. Ngayon sa bore, meron tayong ginawa doon na sekreto sa piston para tumugma siya doon sa compression ratio na target natin para sa makina sa stock head. Okay, so ito ngayon, so stock valves lang po siya, tapos naka power pipe po siya. Now, hindi pa natin ginagalaw ito. Panoorin niyo kung paano ko gagawin ang tuning base dun sa stock na narrow band reading niya dun sa application ng Super ECU. Okay? So ayan, Pete, pahawak mo na, Nanoy. Okay, dito ka muna sa laptop, tutok. Okay, first thing ang gagawin natin is i-open natin yung file, yung app. Ayan, so pag-open ng app, as you can see, ano, nandito na tayo sa loob ngayon. I-on natin ngayon yung connection ng ECU, banda dito. Meron na ako nitong diniscuss dati pa sa aking unang vlog, yung introduction ko sa ECU, Super ECU. Same din yung procedure. Ngayon, bubuksan natin, pipindutin natin yung learn throttle valve. Itong learn throttle valve na to, ito yung pag-calibrate ng TPS. So si Super ECU po is meron siyang automatic TPS calibration. So ngayon, titingnan natin to tatlong beses. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Kung mapapansin nyo, ngayon yung TPS, tingnan nyo yung tataas ha. Ayan, yung nagkukulay blue na green, 100. Ayan, baba, 0, 100. So, okay. Ngayon, ibig sabihin, naka-calibrate na siya. So, supposed to be, wala na siyang delay. Magkakaroon ako ng maganda ngayon na idle. Ngayon, before tayo mag-start, meron kasing pre-map na nakalagay na sa loob ng ECU, ng Super ECU. Ang gagawin lang natin, pipindutin natin yung read all para ma-download lahat ng data ng stock map ng ECU. Okay? So, read all. Confirm reading all. Yes. Yan. So, mangyayari sa kanya, lahat ng data, papasok na ngayon sa laptop. Now, okay. Ano nga ba yung emphasis? Ano nga ba yung sinisimbolize ng mga numbers? Okay? The higher the number means the more fuel. Currently ngayon, ang gagawin natin dito sa tuning, isaalamin muna natin yung motor kung kumusta. Okay? So, meron tayo ditong apat na maps. 1, 2, 3, and 4. Diyan sa mga maps na yan, sa una, sa basic, aaralin nyo muna ngayon parati, magstay muna kayo sa isang map. Dahil ito yung practice nyo kung paano magtotono ng ECU. Now na nandyan na lahat yan, okay, nandyan na yung ating figures. Tandaan nyo, no,
Ang low number is ibig sabihin konting gas. Ang high number is ibig sabihin maraming gas. Injector VE, dito tayo magko-control ng fuel na ipapasok natin sa makina para tumugma or maging maganda ang kanyang reading. Okay? So paano ba tayo nagbabasan ba tayo nagbabase? Most of the time nagbabase tayo dito sa AFR. So ngayon, titingnan muna natin kung kaya natin siyang itono dito base sa AFR. Now, basically naman kasi ang isang motor kapag maayos ang pagkakalagay mo ng fuel map, mararamdaman mo yung pag tinakbo mo kung may palyado, may kulang o sobra. Ang isa sa pinaka-tekniko is lulunurin ko muna siya. Dahil mas safe yung motor itono sa lunod na gasolina. Okay? So ngayon, okay, andito na yung map natin, nakita na natin. Alam nyo na yung tamang values kung paano natin dadagdagan at babawasan yung gasolina. Okay? So iyaano natin ulit. Isisimplify natin ulit yung aking mga binanggit. Unang gagawin mo, on mo dito yung ECU. Pangalawa, learn throttle valve. Pangatlo, read all para makuha mo yung map. So halimbawa nakapasok na tayo dito, pupunta tayo ngayon dito sa idle and limit. Okay? Yan. Sa idle and limit, makikita mo dyan kung ano ang parameters na meron dito. Ngayon, sa sniper, wala tayong ISC. So, bali yung etong dalawa na to, i-disregard natin to. Okay? Focus tayo dito sa maximum speed ng RPM. So, ibig sabihin, itong number 1, nakalock sa 10,500 RPM ang kanyang RPM limit. Okay? So, kapag nakita na natin yan, itong nanditong iba, i-disregard muna po natin ito. Okay? So, yan. Hindi na itong mga mahalaga dahil ito ay galing na mismo sa factory. Now, balik tayo dun sa ating injector VE. Pag nakita natin yan, dagdag bawas ng fuel. Pero bago natin galawin yan, ang una-una natin titignan is kung mag-aandar yung motor ng maganda sa idle. Okay? So paano? I-start natin Ayan. Okay. So ngayon, wala pa tayong ginagalaw sa mapping. Sa 62 bore, sa naka-cams, sa naka-headworks, at saka sa naka-pipe, running siya. Tandaan nyo, hindi pa masyado mainit yung makina. Nasa 57 degrees Celsius pa lang siya. Okay? So, ngayon, mapapansin nyo dito, nandito yung temperature, nandito yung ignition, nandito yung injection. Kung ilang milliseconds nagbubuga, at nandito rin yung battery voltage. Ngayon, ang titingnan natin dito is kumusta nga ba yung reaction ng makina sa setup na yon? Okay? So, i-rev ko siya. Tingnan nyo maigi yung dito tapos yung RPM. Okay? Tingnan natin maigi. So, may delay. Okay. So, mga kaibigan, wala pa ako halos ginagalaw sa ECU. Pero base sa reading ng AFR niya, ito naman kasing AFR dito is plus minus. O sabihin na natin na plus minus sa 5, kaya mo siyang makalculate or maramdaman. Ngayon, kung meron kayong wideband sensor, mas maganda maglagay kayo para mas lalo niyong mamonitor. Pero for this time, for this instance, malalaman niyo kaagad to if medyo lean or mainit ang timpla niyo. Kasi meron kayong mararamdaman na parang yung tunog ng makina is matining, hindi siya yung tunog buo. Okay, so kagaya nito, naka-pipe ako, nararamdaman ko ngayon yung idle niya, merong tunog na parang blog, 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 blog. Pag ganun kasi, ito ay base na rin dun sa experience, kasi hindi talaga lahat ngayon meron pang wideband. So, base sa mga experience na mga mekaniko na din, mararamdaman mo kaagad ang lean at saka ang reach sa tunog pa lang ng makina. Pero, meron tayong series of test para matesting kung lean or reach yung kanyang tono. Okay? So, for the meantime, i-observe muna natin yung AFR. Ayan, naglalaro siya dyan. Tapos, ang TPS natin 0. Ang RPM natin is 1.2. Now, if we really want to follow the basic RPM idle ng motor, dito tayo ngayon sa baba, ko-concentrate.
So kung nakikita nyo ano, meron dito nga mga numbers, pwede natin to ibaba. Okay? So ayan. Ngayon, tatry natin ano, kung ano magiging epekto pagka binaba natin yan. Okay? Kasi hindi natin alam kung ano eh. Like for example, ito, gawin natin tong 2. Okay? Ayan. So, meron bahagyang increase. Okay? So, gawin natin 1.2. Tingnan natin kung... Ayun. See, ito kasi yung live tuning ng Super ECU, reliable siya. So, ibig sabihin, pag binawasan ko to ngayon, binaba ko sa 1.2, ang mangyayari dito ngayon is sobrang lean. Wala na siyang fuel sa 1.2. Tapos na yung makina sa fuel. So, ngayon, ang gagawin natin dito is reset. Para bumalik siya ngayon sa dati niyang calibration o sa dati niyang mga data na nasa loob ng ECU. Okay? Ayan. So, bumalik na siya. Enter natin ulit. Tapos, ulitin natin yung learn throttle valve para mas maganda. Ngayon, kung mapapansin nyo, ano, ayan. Inulit ko, di ba? Ayan. Open, close, open, close. Oh. So, ayan. Balik na tayo ngayon sa kanyang stock map. Kanina, di ba, umandar ka agad. So, titestingan ulit natin. Ayan. Isang sinyalis na nasa tama ang tawag dito ang value nyo kapag kayong motor ini-start nyo nang hindi nyo binubuksan yung throttle. Ibig sabihin, kaya mag sustain ng value na meron na kayo dyan dati. Now, ang totoong pagtotono ng motor, i-consider natin parati dyan yung top speed. So ano nga ba yung basic? Okay? Ang ginagawa ko kasi dito is madalas tinataasan ko yung values dito sa part na 2,000 to 5,500 RPM. Okay? Kasi basically yung pagtataas ng ano ng fuel dito, 'yun yung safe mode kapag nagte-test kayo ng motor. So halimbawa, 'yan inakyat ko siya. Makikita niyo kaagad na ayan, makikita niyo kaagad na maganda yung resulta. Kasi gumagalaw siya depende dun sa tawag nito dati niyang pinagmulan. Kasi yung iba medyo walang effect. Ito, makikita nyo kaagad na yan, by once, by tenths, by point tenths pala, tapos ganun din yung baba. Pero pwede nyo yung kontrolin, meron ditong ito, yung unit. Yan. Pwede nyo naman bawasan yan eh. Yan. Oh, dito na lang kayo pumindot. Ayan. Oh. Yan. Diba? So, ayan. Ngayon, halimbawa, nadagdagan nyo na yung map, pwede nyo siyang i-highlight left or right, tapos pindutin nyo yung interpolate, yung I, itong letter I dito, pipindutin nyo siya. Okay, tapos dito din sa bandang taas naman, pindutin nyo din yung I para maging smooth, so magkakaroon siya ng interpolation. Okay, so yung lahat ng kanto ng ginawa nyo, pwede nyo siyang i-highlight, tapos pindutin yung letter I sa keyboard nyo. Okay, magbabago yung mga values niyan. Okay, ayan. So, kalimbawa, pinaikutan nyo na ngayon, inikutan nyo na yung mga kinalikot nyo. Ayan, interpolate lang para maging smooth yung kanyang RPM. Now, huwag nyo kakalimutan yung enter. Okay, pag nagpindot kayo, pag nagpalit kayo ng value, pindutin nyo lang yung enter. So, ayan. So, ngayon, yung map nyo, nasa loob na siya ng motor ngayon. Ano napansin nyo? Ayan. Okay. Ano nga ba yung ginawa ko kanina? Yung ginawa ko kanina, nilunod ko yung bandang gitna. So, ang epekto sa kanya ngayon, tingnan nyo yung TPS. Okay? Tingnan nyo yung TPS at yung RPM. Tsaka, pakinggan nyo yung tunog ng makina. Tingnan nyo. Sa 5,000 RPM, lunod siya. Hindi siya makatawid. Sobrang tawag nito may problema, pero base sa ano natin, sa EFR lean. Okay, medyo lean siya. So paano gagawin natin dito? Lunod siya sa hangin, ha. Ang gagawin natin dito, i-highlight natin to at itataas natin ngayon yung kanyang value.
Yan, tingnan natin ngayon ha. Yung naka-blue, dyan kanina yung may problema. So ngayon, i-re-rev ulit natin. Tingnan natin ulit yung buong screen, ano? Yun. Okay. So, nasasakal siya masyado. Ngayon, tawag dito, pwede natin siyang iakyat pa ng iakyat. Titingnan natin kung ano yung magiging epekto sa kanya. Yan. Tingnan natin kung tatawid na. Okay. Kita nyo? So kanina, binababa ko siya ng binababa ng gasolina. Nalulunod siya ng nalulunod sa hangin. Ngayon ang ginawa ko, tinasan ko yung fuel. Nakakatawid na siya ngayon sa range na to. So basically mga kaibigan, alam nyo na sa sarili nyo ngayon na may epekto ang bawat numbers. Kapag ka nakita nyo dito sa AFR na nasa 17, nalulunod sa hangin yan. So, ibig sabihin, tapos kayo sa gasolina. Now, ang gagawin natin para safe, lulunurin muna natin ang gasolina, tapos i-rev natin. Okay. Kapag nakatawid sa parameter na yan, ang RPM, ibig sabihin, good tayo, kayang tumawid. Pero mga kaibigan, bago nyo ito kalikutin, tatandaan nyo muna na dapat nasa tamang tawag dito, nasa tamang lugar kayo para mag-testing ng motor bago nyo ito kalikutin. Okay, naka-helmet kayo at lahat-lahat nandyan, safety. So ngayon, kapag nakita nyo na nakakatawid naman siya kapag ka-stuck, okay, kapag wala pa kayong ginagawa, kapag nakita nyo na tumatawid siya, testingin nyo muna at i-observe nyo yung RPM na lumalabas dito sa RPM gauge, tapos yung AFR reading dito. Dahan-dahan nyo lang practicein kasi ito yung part na kung saan yung observation nyo napaka-importante. Okay, so ayan. So nagawa natin patawirin dito sa parameter na to yung RPM. Titingnan natin ngayon kung aabot siya dito na maganda ang AFR. Okay. Ibig sabihin ano, nakakatawid naman siya. Wala tayong nagiging problema sa full RPM. Naglilimit lang siya kasi meron tayong adjustment dito na nilagay lang natin yung RPM sa 10,500. Okay, so pwede natin siyang taasan ng 12,000 RPM para siya mismo makatawid na siya dun sa 10,500 RPM. Okay? So ayan mga kaibigan. Uulitin ko kung paano tayo nagtono, ano? So ulitin natin, sa injector volume efficiency pa lang yon. Ngayon, tawag dito, i-reset muna natin yung ECU. Balik muna tayo dun sa pre-map niya, which is, ano, which happened naman na okay naman siya. Okay, so ayan, nakabalik na siya sa dati ulit. Okay. Punta naman tayo ngayon sa ignition degree. So eto mga kaibigan, kung napapansin nyo to, okay, sa idle meron tayo dito mababang value. Itong mababang value nagre-represent dito retard firing. Ibig sabihin po, hindi masyadong advanced yung kanyang firing. Ngayon, kapag tumataas po yung mga numbers dito, nag-a-advance na po yung firing kasi mas kailangan ngayon ng makina na mas early yung putok kasi tumataas po yung RPM. So kung makikita nyo dito, yung mga numbers na yan, sa idle mababa, pataas ng pataas ay tumataas din po yung mga numbers na meron dito. Dito po madalas ito, kinakalikot ko to kapag nagpapalit po ako ng cams. Pero sa pagkakataon na to, hindi muna ako magpapalit. Tetestingin ko muna siya kung magiging okay siya sa akin. Ayan mga kaibigan.
So ayan, nakita nyo injection degree, ignition degree. Yun lang yung mga ginagawa natin pag nagtutono tayo ng ECU. The rest po kasi dyan is hindi naman po talaga kailangan talikutin dahil nakaredy na po siya sa mga adjustments na meron naman talaga yung makina. Okay, so ngayon, punta naman tayo kasi meron mga tanong madalas kung bakit daw maaga umikot yung fan. Tingnan natin ano. Okay, dito sa options, may nakalagay, yan yung options. Okay, off muna natin. Diyan sa options na yan, may nakalagay dyan na mga values. Ito yung mga kinakalibrate natin. So kani itong TPS naman is more on siya automatic. Ngayon, pag pumunta tayo dito sa options, may makikita tayo dyan na open fan temperature. Okay, ang nakalagay dito is 80 degrees Celsius. Alam nyo kung bakit? 80 degrees Celsius kasi ang pinakamagandang temperature ng makina, lalo na pag gusto mo talaga performance. Nandyan yun sa tinatawag natin na normal operating temperature. Yan, yung 80 degrees Celsius. Ngayon, ang mga makina ng mga stock, umaabot po ng 98 to 100 degrees Celsius engine temperature bago siya nag-activate. Sa mga performance parts, sa ECU na to, pwede mo naman gawin yon. Pero mas mainam kasi na dapat by 80 degrees Celsius mag-activate na yung fan mo. Which is yan yung tinatawag natin na normal operating temperature. Okay, panda rin natin ulit. Ayan. Tingnan nyo, umiikot yung fan. Ayan. Umiikot yung fan. Ngayon, tingnan nyo, babaguhin ko yung... Nakalagay kasi dito ngayon, tingnan mo to, Pete. 85, diba? Okay, tapos nakalagay dito 80. So normally, under siya. Ngayon, gagawin ko siyang 90. Okay, ayan, ginawa ko na siyang 90. Okay, tutok mo doon, Pete, sa ano, sa fan. Pipindutin ko, ha, yung ano, enter. Diba? Yan. Ano nangyari sa fan? Kuminto. So mga kaibigan, yan yung basically yung mga ginagawa natin kapag ka nagsiset tayo ng tono para sa isang motorsiklo na kinargaan or ginawa natin. Now, at this very moment, ang engine coolant temperature natin is 83 degrees Celsius. Ang nakalagay dito is 90. Gawin natin ngayon 78. Tingnan mo nga ulit yung mangyayari sa fan. Ayan. Ayan mga kaibigan. So basically po mga idol, yung ECU natin is very user friendly. Okay? Nandun tayo sa part na hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. Yung makina nasa normal operating temperature, pwede mong paganahin yung fan. So basically mga kaibigan, kapag naman umaandar yung motor sa kalsada, may kasalubong kayo na hangin, hindi agad-agad marireach ang 80 degrees Celsius. Nangyayari lang yan pag sobrang init ang panahon at sa traffic. Doon lang siya kailangan talaga. So ang fan, napaka-importante ng role niya. Which is, as you can see, ano, sobrang daliin natin na papagana at nakokontrol yung laman ng ECU. Hindi tayo nahihirapan. Unlike dun sa mga ibang ECU na nahawakan ko, sobrang hirap, may pinindot ka na at lahat-lahat, hindi mo mararamdaman kung ano yung pagbabago. Ito, from the fuel itself, hanggang dun sa mga fan, hanggang dito sa TPS, RPM, nakukuha natin kaagad ang kanyang reaction. Okay, so ngayon, papandarin ko siya ulit, ano? Tingnan natin kung kumusta yung takbo ng makina. Okay. So far, okay naman tayo sa ating ano, sa ating tono. Ang kailangan mo na lang dito is maging mas maselan pa. Pwede naman kasi natin ano, galawin pa. Halimbawa, meron lag ng konti. Pwede tayo magbaba ng ignition para makuha natin yung ano, kasi ako minsan ano, tawag dito, gusto ko kasi na nape-perfect yung response ng throttle. Pag may nararamdaman akong delay, hinahanap ko yon kung nasaan siya. So possible kasi siya, dahil nag-cams ako, meron siyang delay sa
firing dun sa ano, sa opening at closing. Kumbaga hindi niya nakukuha yung eksaktong putok ng sa ignition sa tamang posisyon din ng piston. So ngayon nakita niyo no, dito tayo ngayon sa ignition timing, ignition degree, may ginalaw ako. Yung dating number 10, binaba ko pa siya, ibig sabihin mas pinaaga ko at mas niretard ko ng konti o dinelay ng konti yung pagsabog para makasabay siya sa RPM. Tinan ko lang kung merong ano delay. Ayan. Okay, so ngayon, ayan mga kaibigan, so kanina may nararamdaman ako na delay sa RPM. Yun yung naging problema ko. Ngayon, ito, happy na ako kasi nakokontrol ko siya dito. Okay mga kaibigan, so ayan, explain ko lang yung part na to. So yung ignition degree naman, halimbawa nagpalit kayo ng cams, may nararamdaman kayong lag sa throttle, posible na yung sa cams na kinabit nyo, kailangan nyong i-retard ng konti yung ignition para tugmang-tugma sa power stroke yung sabog ng ignition. Pagpababa po, retard yan. Pagpataas, nag-a-advance. So ang logic, kapag ka tumutulin yung RPM, kailangan po mas maaga yung putok ng ignition nyo o ng spark plug. So kailangan nyo taasan ng taasan. Ngayon, dito sa part na to, pwede nyo masubukan ang tulin nito gamit ang GPS. Huwag po tayong tsatsamba kasi sayang po ng tono nyo. So kapag ka nagtsamba kayo, basically hindi nyo malalaman yung values. As a tuner, kailangan nyo malaman lahat ng basic para hindi po kayo magkamali. So dito sa part na to, tapos na tayo sa injector, sa fuel. Sa ignition naman, ito yon yung tinatawag natin na ignition timing. Okay? So ayan, nakita nyo kanina yung basic, yung step by steps, pati yung step by step dito, nakita nyo rin. Okay? Ayan, so mga kaibigan, I hope hindi tayo nagkandalito-lito kasi honestly, yung 30 minutes minsan na vlog, napakahirap kung paano gagawin. Eh alam nyo naman ako yung tipong vlogger na as much as possible, ayoko nung scripted. Ayan. Anyways, mga kaibigan, I hope ulit-ulitin nyo tong video na to para wala kayong maging problema sa inyong tinutono na makina. So far, ang ginagawa ko ngayon na makina is hindi na stock. Ito ay modified na, naka 62 na pitch bike, stock head, ported ng iPort, pitch bike na 5.7, wala akong nagiging problema sa takbo. So basically po, gagawin ko ngayon dito is itetest ride ko siya at makikita nyo, maglalagay ako sa comment na sa comment box na kung ano ang findings ko dito sa motor na to. So ayan, maraming salamat po mga kaibigan. Sana po patuloy po kayong sumuporta sa channel ko. Maraming salamat sa lahat na nakasuporta at ayaan nyo po next time, dadamihan ko na po yung uploads ko. Nagkataon lang po, masyadong busy ngayon na mga panahon. Ayan, maraming salamat okay. Po ulit. Shoutout po muna tayo. Shoutout daw sa akin mga tropa dyan. Si Mayuela Works Vlog, Jay Baluya from Pampanga, Mark Marfil from Bulan, Sorsogon, Miyokazi Moto Vlog, Jay Daryl Pelayo from Sian Sarangani, and Gerald Guillermo from Taiwan, Hack Dog TV, Pitchbike, Z5 Mix Channel, ayan, Jason Macaloyos, RC Tools, Andrew Turiaga. Ito customer ko to eh. Magkakapatid to, okay? Tony Weirdo, Leo Turiaga, Larry Turiaga, Mark Earl Daisog, yung mga Pitch Bike Boys, sino pa ba? Sina Pets Escalante, sina Brainard, sina tawag ito, Goku Ortiz, si Chas Ortiz. Magtatay po yung dalawa. Tapos si tawag dito. Ayan, si Boss Mark Madera. Ayan, tapos si ano pa? Dami nito. Meron pa oh. Si Ricky Tumandan, Adrian Cabanero, Jason Ronquillo, Joey Velarde, Raymond Abella, James Dodo Romeo,
Jeffrey Balboa. Ayan, tsaka si ano, hindi ko pwede kalimutan si Kokong, tapos si Amilito Sadio ng Gyros Motor Parts. Tawag nito, Pits by Caloocan. Ayan, yung mga taga-subaybay natin na naka 20,700 subscribers siya tayo. Of course, pamilya ko, Espinas family. Tapos sa Pits Bike Makati. Ayan, sina Kevin Nicolas, sina Joaquin Mabanag, si Mark Rafael, si Pagi. Ayan, yung mga AE Garage. Ano ibig sabihin ng AE Garage? Alter Ego Garage. Ayan, mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan natin dyan sa Pits Bike Makati. Tapos, of course, yung aking old friends from Kawasaki Riders Club of the Philippines. Buhay pa rin sila hanggang ngayon. May Kawasaki pa din ako. Ayan, at sa mga nakasubaybay din dito sa Bicol, si John Edward Regandola, si Joseph Batas, Mark Jason Hillis, Bicol Speed Tech Motor Corp, ayan, kay Boss Alex Clores, tapos iba pa natin mga kaibigan. Ayan, maraming maraming salamat. Ayan mga kaibigan, thank you po sa lahat again. Sa ruto lang, wala akong gana gumawa ng vlog kasi kamamatay lang ng aking partner na si Rowan, pero lahat ng vlogs ko, asahan nyo na dedicated ito kay Cole Rowan, yung partner ko dito sa Pits Bike, nag-R&D din. Sana kung nasan man ngayon si Cole Rowan, sana masaya siya at huwag siya mag-alala kasi hindi ko pababayaan si Pits Bike. Nandito naman ako, buhay pa ako, kaya gagalingan pa natin yung suporta. Ayan, maraming maraming salamat, Rowan, rest in peace. Condolence po sa pamilya at sa mga kaibigan din, na mga kaibigan din namin ni Narawan, na sobrang nalulungkot ngayon. Ayun, maraming maraming salamat po ulit. God bless everyone. Peace.